Yung pagpapilot po ba ay pangarap niya na simula nung bata pa lang po ikaw? So what's up guys? It's Cheska and welcome to my channel. In today's episode, i-share ko sa inyo ang journey ko on how I became a flight attendant and then a pilot. So, hindi nyo alam na naging flight attendant ako, no? So, nung bata pa lang ako, whenever I hear an airplane passing by, I really look up to the sky and say to myself, so, parang dream ko talaga noon ay maging artista. So, napagdaanan ko yung nag-VTR ako sa Makati, umaattend ako ng mga casting call and everything. Until college yun, so pinagtsatsagaan talaga namin ni mom na pumunta ng Makati. Galing pa kami ng Bulacan noon kasi doon kami nakatara before. So, mas matagal pa yung travel time or yung binabiyahe namin at yung line namin for audition. So, sa actual audition, mga less than 2 minutes lang, tapos na agad ako. So, pinipilit ko pa kasi talaga maging artista kahit wala naman talaga akong talent. So, kahit papano, pinalad naman ako ng mga ilang commercial projects. This summer season, I dare to face the sun. Di ko na kailangan mag-worry because my hair is protected. I have the power against dry hair. Mas magagawa ko ang lahat ng gusto ko. Nag-rap modeling din ako kahit XD lang kasi hindi naman ako after sa money. After ko ay experience and exposure. So, and nagpa-pageant din ako starting 16 years old. Lahat yan ginawa ko kahit yung buong family ko sinasabi na patay na yung pangarap kong maging artista or ibahin na. So masakit yun, di ba? Pero laban pa rin guys. Audition pa rin ako kahit na hindi ako madalas nakukuha. Alam mo kung ano yung mas masakit? Yung mommy ko pa madalas, siya ang gustong kuhanin kahit ayaw niya. So, ito yung mom ko. O diba, ang layo ng isura namin. But of course, kahit na bata pa lang ako na ginagawa ko na lahat ng yan, priority ko pa rin yung studies ko na hindi dapat maka-apekto sa standing ko sa school. So anyway, nung magka-college na ako sa Miriam College, all girls yun kasi strict ang parents ko. Ayaw nila akong mag-boyfriend. So hindi nila alam that time na mas pabor sa akin noon kasi all girls. So anyway, ang course na kinuha ko ay Bachelor of Arts in Communication, minor in Digital Production, na related pa rin sa entertainment industry. O di ba ang layo sa aviation? So ang way ko para makapasok sa entertainment industry is to be in a production team. So kaya kung hindi man ako maging artista on camera, behind the camera na lang ako para at least involved pa rin ako sa industry para just in case, direct. Extra naman dyan. So anyway, kidding aside, I also have a passion for photography, video editing, directing, and advertising. Kaya yun, ako lang nag-edit ng mga videos ko right now. So fast forward, kagraduate na ako mga February. Kinausap ako ng parents ko kung ano ba talaga ang plans ko after college. So aside from entertainment industry, ano pa yung gusto kong gawin? So ang sabi ko, ayokong nag-work sa office, kaya gusto ko ng job na makaka-travel ako while earning. So, nag-suggest ang parents ko na maging pilot. Pero nag-aalangan sila that time kasi palagi akong nahihilo pag sumasakay ng plane. Kahit hindi pa nga gumagalaw eh. Kahit sa elevator, sa bus, nahihilo ako. Kaya best friend ko ang Bonamin at ang comfort bag. Kaya di problema ang mahiluhin pag gusto nyo maging flight attendant or mag-pilot. Sa that time, konti pa lang ang female pilots kaya nag-aalangan pa rin ang parents ko. Kaya ang sabi nila, bakit hindi ka muna maging flight attendant para magkaroon ka ng idea kung paano magtrabaho sa aviation industry, kung kakayanin ba ng powers ko. So, February pa lang nung malapit na akong graduate, sinubmit ko na yung resume ko sa PAL as flight attendant para to follow na lang yung ibang requirements. Then, April 2015, graduate na ako. Then, pinapasali ako ulit ni Mama sa pageant. Yung Miss Philippines Earth 2015. By the way,
ang mom ko talaga yung gustong sumali ako sa mga pageant. Kasi dream niya yung before, and gusto niya sana ako yung tumuloy. So ang kapalit sa pagsali ay bibigyan niya daw ako ng malaking reward pag nanalo ako. So, pero ayaw talaga ng dad ko na sumali pa ako sa pageant kasi naka-process na yung application ko sa PAL. So anytime, pwede na akong tawagan. Basta ang usapan lang namin sa family ay i-prioritize ang work kesa sa pageant. So, done deal. So, ayun na nga, hindi ko nanalo sa Miss Philippines Earth. Ito na yung turning point ko. Nag-give up na yung dream ko na maging artista, finally. So, sobrang laking tuwa ng family ko niya na after all these years, naisipan ko na rin. Pero, wala akong regrets kasi nakatulong naman lahat ng sinalihan, lahat ng pinagagawa ko sa modeling and sa pageant. Dahil na-boost yung self-confidence ko, natuto akong mag-ayos, mag-makeup, at humarap sa tao. Kumbaga parang personality development ba na hindi lang ito nakatulong sa pagiging flight attendant ko. I mean, overall talaga eh, like malaking part ng personality ko ngayon or how I carry myself is influenced sa mga nagawa ko before. So ayun, I got the job, international flight attendant na ako. Fairness, sobrang taas ng respeto ko sa mga flight attendants kasi hindi lang sila about sa beauty, kailangan smart ka din. So sobrang hirap makapasa kasi imagine, 90% ang passing grade. So imagine, konting na lang. Isang exam na lang, tanggal na ako sa training. So hindi ko in-expect na matatapos ko yung training kasi sobrang dami ng inaaral na minememorize. So, hindi ko naman kayo na-discourage, but sobrang nakaka-proud lang din sa feeling na natapos na yung training and na-push talaga ako sa limits ko to the point na na-discover ko yung capabilities ko dahil naging flight attendant ako. So being a flight attendant was a stepping stone for me. Luckily, na-overcome ko yung hilo part. And nung first time ko pumasok sa cockpit, sobrang na-fascinate talaga ako sa mga controls and as in, sobrang ganda ng view. And na-surprise ako na marami-rami na rin ang female pilots. So, nagkaroon ako ng pag-asa na posible pala na maging pilot ako. After 6 months of being a flight attendant, nag-decide na ako na i-pursue na yung dream ko becoming a pilot. I quit my job and followed my heart. Kasi na-feel ko na talaga yung urge eh. Yung urge talaga na gusto ko, ako na yung nagpapalipad. And here I am now. Na-realize ko that my passion is not to travel, but to be flying. And be of service to people who love to travel, bringing them home to their loved ones and to their dream destinations. So nagulat din ako actually kasi na-invite na ako na mag-guest sa mga talk show about women empowerment mostly. Pinatunayan ni Cheska Karandang na kung ano man ang kayang gawin ng mga kalalakihan, ay kayang-kaya rin gawin ng mga kababaihan. Si Ms. Cheska Karandang, isang babaeng piloto. Good morning and welcome Hi, to Bagong Pilipinas. Good morning. Thank you for joining us today. Hello. Happy Women's Month. And maging endorser ng mga products dahil sa pagiging piloto ko. O diba, yun yung dream ko before eh. Yung pagiging piloto ko pala ang magdadala sa akin sa pangarap ko. Na ngayon, naintindihan ko na kung bakit hindi nag-workout yung mga plano ko dati kasi may mas maganda palang opportunity na naghihintay para sa akin. And now, I'm speaking in front of you guys. Hindi ko talaga ina-expect na dadating sa point na gagawa ako ng YouTube channel. And ang feeling ko talaga, ang purpose ko sa life kaya ako naging piloto is to inspire and motivate you guys to reach for the sky. I want to end this video by saying it's okay that you are not where you want to be right now and that you haven't figured out your life yet. Consider delays, failures, and rejections as blessings in disguise. Every experience naman, whether good or bad, it teaches and changes you. In life, it's either you win or you learn. As long as you're gently pushing yourself every day towards the person you want to become, you are doing it right. We may not have all the answers, but one thing is for sure. You will always end up where you are meant to be.
Anyway, thank you so much for your support and kung may time kayo. Please do visit and follow The Pilot Launch on Facebook and Instagram. Ako ang magde-design ng isang product nila. So make sure you stay tuned. So that's about it, guys. Let me know what are your thoughts on this video. So don't forget to like, share, and subscribe. And see you again on my next vlog.